Welcome back to our series, Love in Action. Kung may mga kaibigan kayo, tawagin nyo sila at pakinggan natin ang devo natin ngayon. Circle of Friends. The Trio. Ito ang tawag sa barkada ni Jaira, Colin at Michelle. Nung simula ng school year, walang mag-aakalang magiging matalik na magkaibigan ng mga ito. Bukod sa limitations ng online school, magkakaiba sila ng ugali. Pero nang magsimula ng mag-transition to face-to-face classes, doon nila na-realize na nag-click ang personalities nila. Bukod sa pagiging class officers dahil si Jaira ang class president, si Colin ang vice president at si Michelle naman ang secretary, magkakatugma rin ang kanilang sense of humor, love for music and movies, maging ang discipline nila sa academics. Each time na may sasalihang contest ang bawat isa, they make sure to be present to cheer for each other. Kapag may school performance and reporting, they encourage one another kahit magkakaiba sila ng groupings. Their friendship grew even stronger noong may pinagdaanan ang dalawa sa kanila. They became each other's support system. They were each sympathetic to one another. They were always there to listen or just be there for one another. When one of them was going through something, the other two made sure na may handang makinig at magsakripisyo ng oras para samahan ang nalulungkot. What a gift it is to have somebody with us. Besides, tayo ay nilikha upang maging blessing sa ating kapwa. Dalangin ko na buksan natin ang ating buhay para sa iba. God will be honored if we can be the best kind of friend to others with something worthwhile to share. Let us pray. God, salamat po sa mga taong dinala ninyo sa aking buhay. Salamat dahil ginagamit po ninyo sila para maging encouragement sa akin. Gamitin rin po ninyo ako para maging blessing sa mga taong nakakasalamuha ko sa araw-araw. Ang aking buhay ay gawin ninyong paraan para maramdaman ng aking mga kaibigan na kayo ay buhay at tunay na nagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Do you have a circle of friends na matatawag mong reliable support group mo? Alamin kung paano mo sila maipagpe-pray o matutulungan sa kanilang mga pinagdadaanan. Pasalamatan mo rin sila for being there for you during the times na kailangan mo ng tulong at nandyan sila para sa iyo. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasani ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo, mga taga Galacia 6:2. Thank you for joining us once again. We hope to see you tomorrow for the continuation of our series, Love in Action. Ako po si Eric Tutanyes. God bless you.